Hindi pasok yung kanta niyan. Okay. Tapos makikita mo na siya. Pero kung na gano'n naka-on-air yan. Oo, yan. May ano pala eh. Makikita ko yung ano eh. Makikita mo siya. Oo. Pero hindi mo makikita yung sarili mo. Ay, hindi ko makikita sarili ko. Asan yung ano namin? Video. Wala. Ayun. Ayan. So, naka-live na kami ngayon. Okay lang. O sorry, naka-live na to ngayon. Live na siya. May 4 viewers pa. Oh, hello ah. Hi, fans. Sir, Philippine Business. Finance Business. Philippine Finance Business and Achievers. Tama po. Outstanding Achievers Award. And Outstanding Achievers. Hello, good day po. Recorded survey lang po. Ano po ba? Ano ba, kuya? Tawag ka ng tawa, ka. Akala ko ikaw yung kaisa-isang nag-mind, ha? O, diba? Anong kailangan mo? Ma'am, ano pong radio station ang pinapakinggan nyo? Ay, ako ka! Yun lang pala, tatawag-tawag ka pa. Diyos kwa ka. O, diba? Hello, CJ. Uy, radio. O, diba? Marites pa niya pa sa dyan. 4:40 na ng hapon. Yon! Nandiyan na yung bisita natin. Hoy, paupuin na yan. Ha? May karapatan yan ngayon. May karapatan yan. Paupuin na yan ngayon. Dali! Yaya, malis ka muna dyan. Chicks ang sumakay. Biyahe, walang sablay. Harangan man ang sima. Tuloy-tuloy ang bana. Pag-usapang harutan, iisa lang ang may key. Yan si Kuya J. Kuya J. You're the man. Hi, ka-winner ha. FYI, it's buwan ng July ngayon. Siyempre, kaway-kaway sa lahat ng mga gagraduate. Ay, ikaw kuya, huwag mo muna tataas kabay mo ha. Delikado ka pa, delicate pa. Magawa ka pa ng special project. Delioso, dali! Oy, Yaya, alam mo, o nga pala, no, palayas ka na, no? Ayaw! Bisita tayo eh, pero teka lang, Yaya, eto ha, alam mo, yung mga, ngayong buwan ng July, di ba, iba na talaga panahon ngayon eh, simula nung nagkaroon ng pandemic, ngayong buwan ng July, ngayon ay tinatawag na moving up ceremony, o kaya yung graduation. Dami gumagraduate ngayon, pero marami rin ang hindi gumagraduate. Marami rin yung gumagawa ng special project at marami rin ang sumisip-sip ngayon kay ma'am. Panaw ng graduation. Ma'am, pasan nyo na. Masasabon niya ni nanay. Kapasa. Ka-winner kanina pala ha. Sa totoo lang ha. Ang haba. Ang haba kanina. Mga 5 inches. 5 inches ang haba ng traffic. Lalo na dyan sa SLEX. Sa South Luzon Expressway, hala, 16 kilometers ang haba, ka-winner, grabe. Oh, kaya yun, no? Libo-libo ka-winner, ha? Literal yan, ha? Libo-libo motorista ang na-late sa appointment. Eh. At daan-daang mga kalalakihan ang wala ng jowa ngayon. Na-late, eh. Na-late sa date nila. Kaya yun, wala ng jowa, hiniwala yan. Kanya-kanyang, ano, eh, kanya-kanyang social media post kanina sa Facebook. Yung mga motorista, mga pasahero, lahat naipit, ka-winner. Naipit sa mabigat na traffic dyan sa SLEX. Kasi nga, eh, no? Umulan ng malakas, maghapon yan, kahapon, tuloy-tuloy yan. Tapos kanina madaling araw, umulan na naman. Yan ang resulta, nga. Traffic talaga. May ilang bahagi ng expressway ang binaha dahil sa magdamag na pag-ulan, ka-winner. Ha? Ay, buhay, parang life. Ayoko na sa earth! Ay, pero buti na lang, ha? Buti na lang. Sa gitna ng mga challenges na yan, sa gitna ng mga pagsubok na yan, lalong-lalo na itong si ate, may problema pa sa love life. Sa kabila ng mga pagsubok na yan, meron din tayong good news na ibibigay. May good news tayong ibibigay dahil syempre, hindi naman lahat ganyan, Yaya, eh. Hindi naman ganyan lahat na medyo, katulad yan, ni Kuya, medyo babagsak sa kanyang subject. Hindi lahat may problema sa love life, di ba? Meron din, syempre, tayong mga tinatawag na achiever, di ba? Yung mga pinararangalan ng mga outstanding na tao, di ba? Ganyan yan.
At syempre, yung guest natin, yan ang expert dyan. Expert yan sa mga ganyan, sa mga achievers, sa mga may dapat bigyan ng recognition. Sir, alam mo na, si Kuya Jay, ha? Available anytime. Syempre, welcome natin. Nandito yung tropa ng mga taga-Philippine Finest Business and Outstanding Achievers Award. Nakaupo na. Yaya, lumayas ka muna dyan. Bigyan muna ng karapatan to si Sir. Si Sir Niro Marcelo. Uy, Sir Niro. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon, Win Radio. Ganda ng boses ni sir. Kaka-inlove si sir. Sir, pakis sa batok. Kamusta naman, sir? Kamusta naman? Ito, binaha ang taytay. Yun nga, eh, no? Tayo ng safe dito sa Win Radio. Ayos lang naman. Safe na safe. Gwapong-gwapo at ang bango-bango. Ang sharap-sharap. Sir, teka lang. Itong kanina pa to, kagahapon pa to, actually, sir, binabanggit sa akin ni Yaya, itong tungkol sa Philippines Finest Business and Outstanding Achievers Awards, di ba? Ang alam ko, sir, first time to. Paano ba to talaga nagsimula, sir? Pakikwento nga. Paiksiin ko na lang. Okay. Ang Philippines Finest Business Awards ay nagsimula pa noon pa. Oh. Binibigyan namin ng recognition ang mga kumpanya na kumbaga, kung nagpapagawa sa amin ng mga commercial, binibigyan namin ng appreciation na plaque. So may recognition. Yun ang palang, yung plaque, yun talagang parang i-immortalize sila. Opo. Pero, nung na-meet ko ang La Visual Corporation, okay, ang sabi niya sa amin, bakit hindi pa natin to gawing live event? Tama, no? So, iba kasi pag naglalakad ka sa red carpet. Oo, tsaka ano sir, yung binibigyan mo ng moment, yung achiever, di ba? Parang ganun, moment niya yun eh. Parang sa eskwelahan, graduation nila ngayon, pag ginagalingan mo, may medal ka. Ganun yun din naman po talaga sa dapat, Philippines Finest Business Awards. Oo, tama. So ganun talaga, pag may ginalingan mo, pag may nagawa kang maganda, dapat bigyan ng premyo. Opo. Diba? Ayan naman, kinikilala natin ang mga negosyanteng Pilipino. Uh-huh. Pagdating sa kanilang iba't ibang industriya, mula po sa media, mula po sa mga pampapaganda, everything na tungkol sa negosyo, yan, kasama namin yan, kasama sa kikilalanin niya ang Philippines Finest Business Awards. So, lahat ng klase ng departamento to, sir? Oo. Hindi naman, pero most of the category ay natap naman natin. Oo, sabi mo kanina, sir, meron tayong aabangan dito ng celebrity, di ba? Oo. Yung kahawig ko yata, guest man. Si Hero Angeles. Kasama dyan, si Hero Angeles. At saka ang kapatid ni Coco Martin, si Ryan Martin. Yun. Si Coco Martin, pupunta, hindi? Malalaman natin yan malalaman kung aaten tayo sa Philippines Finest. Gusto ko sana magpa-selfie. Pero si Hero Angeles pupunta yun. Sigurado tayo dyan. Ayun naman pala eh. Pero sir, eto na ang importante dyan. Siyempre gusto rin malaman ng mga listeners natin, yung mga interesado dito, kung ano po ba talaga ang main goals at objectives ng Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Tulad nga nang sabi ko, nung na-meet ko ang La Visual Corporation, sabi nila sa akin, bakit hindi pa natin pag-isahin yung vision natin na makilala o mas maipakilala ang mga negosyo. Hindi lang sa pagbibigay ng award, kundi sa paggawa ng ads para sa kanila, kasama yung newspaper, magazine, billboard, TV and radio ads, kasama yan sa binibigay ng Philippines Finest Business. Kumbaga, ine-expose sila. Kasi marami nangyari nung pandemya eh. Mm-hmm. So, isa ito sa talagang nag-motivate sa atin para mas ma-boost ang ating mga negosyanteng Pilipino. O, tama yun, sir. Marami nangyari nung pandemic. Ang dami rin nawalan ng love life noon. Hindi nagkita. Pinagbawalan. Pero, sir, iba talaga si Kuya, pati love life, sinisingit eh. Pasensya na, may hugot lang, may hugot. Damay-damay lang kasi yan. Pati ako, na-apekto ang love life ko nung pandemic eh. Pero sir, teka lang ha. Ito first time nyo, pero sabi nyo, noon pa man, nare-recognize nyo naman talaga yung ibang mga achievers dahil binibigyan nyo ng plaque. Opo, opo. Diba? Pa-share naman sir, yung ibang mga notable achievers noon, yung mga istorya nila, diba? Yung mga past recipient ng mga plaque. Konting istorya naman sir, kung ano nangyari sa kanila, paano nabigyan, at kung sino-sino mga yon. Ilan sa kanila, hindi ko nababanggitin yung mga brand, baka ma-promote pa natin. Oo nga, baka masingil tayo dito. Wala sa oras. Pero tayo mga brand ng mga shake na dati nung pandemic, before pandemic, tatlo lang yung branches. Ngayon, 300 dumami branches nationwide. Ayos sa bare swerte talaga. No? Iba talaga pag nare-recognize. Iba. Mas namomotivate tayo. May mga nagtitinda ng bangus na dati 10 lang ang branch. Ngayon, 100 plus na nationwide. So ito yung mission pa rin namin na gustong maituloy ng Philippines Finest Business kasama ang La Visual Corporation. Talagang matulungan ng mga negosyo, mas ma-boost pa yung moral nila,
mas galingan pa nila sa kanilang industriya. Sakto yan, sir, kasi yan dapat ang isusunod na itatanong ko sa iyo, sir, kung anong impact na yan ng pagbibigay ng recognition sa mga negosyante at sa mga tao, di ba, bilang personal achiever. O sa ngayon, sir, ano ba mga criteria para may consider na sila ay maging recipient ng award? Marami tayong criteria. Sige nga, sir. Isa na dito yung financial, kung tuloy-tuloy yung pagkita nila. Yun ang wala tayo niya. Pero sige, sir, maraming meron niya, maraming may pera niya. Kung entrepreneur ba sila, ibig sabihin na pagiging entrepreneur, ito pang negosyo na ay nakakatulong sa society. Oo, tama. Marami pa, hindi ko mabanggit lahat dahil mabilis ang oras na nila. Pero kudos sa ating team ng La Visual Corporation dahil sila yung nagsusurvey, nagre-research and everything. Sila yung nag-e-effort. Sila yung nag-e-effort. Kaya congratulations pa lang sa ating mga awardees dahil napasok kayo sa criteria. Kahit 1,000 man yan, ay pasok kayo ngayon sa 100. Oo, kasi nga, siyempre sir, di ba, ito pinagpilian talaga to ng selected committee. Talagang mula sa marami, sinortlist yung listahan. Tama po. O sige, ito na sir, last question ko na lang ha. Anong advice ang pwede mong ibigay sa mga aspiring entrepreneurs, mga businessman, yung mga individuals na gustong mag-excel sa kanilang mga respective fields? Siguro magkaroon tayo ng uniqueness. Ano nga ba yung pagkakaiba natin sa ibang mga negosyo sa parehong industriya? What sets you apart from them? So, marami tayong negosyo na pare-pareho na. Kunwari, salon, pare-pareho kayo ng servisyo. Ano nga ba iba? So, lagyan natin ng massage, lagyan natin ng iba't iba pang extra service. Baka may extra service. Alam mo, sir, ha? Nababasa mo yun sa isip ko, sir, ha? Pareho tayo. Baka magkita tayo doon. Kumbaga, magkaroon ng iba. Uniqueness. Tama yun. Uniqueness ang mga negosyo. At pagbutihin natin dahil lahat naman tayo nagginagawa yung best natin. Pero ano yung pagkakaiba natin sa iba. Tama. Happy ending, unique talaga yan. Happy ending. Ay, naku talaga. Ang sarap talaga usapan pag happy ending. Teka lang, sir, ha? Kailan naman itong awards night at saan gagawin? Baka pwede imbitahan mo na yung ating mga viewers at yung listeners, yung mga nandiyan sa Facebook Live, mga nakatutok sa atin. Yan, binabati ko lahat na nandiyan, nanonood. Iimbitahan po namin kayo sa September 8. At the Hexagon Events Place. Wow, mukhang sosyalin yan, sir. Malaki ba yan, sir? Up to 300 packs ang akasya dito. So, yung sa akin, malaki rin. Malaki rin yung lugar namin doon. Mga 300. 300 malami, packs. Oh. So, masarap ulam dyan, sir. Malamang. Iba-iba ang ating hatid ng JP Catering, eh, di ba? Sige, sir. Kami invitado ba dyan? Opo. Nagdalawang isip pa si sir. Parang, ayaw tayo imitado. Baka na malakas ka kumain. Imitado kami dyan, sir. Imitado kami. Okay. O sige, kailan ulit yan, sir? Last na lang para matandaan natin. September 8. September 8. Sa Hexagon Events Place. Yan po yan sa Quezon City. Tunghayan po ninyo. Stay tuned lang din po kayo sa Philippines Finance Business Awards Facebook page para po sa iba pang announcement. Paano kayo makakapanood online? Yon! May online pala to. May online view. Okay, na-announce nyo ba yung mga SOCMED pages nyo, sir? Meron tayo sa La Visual Corporation. Yan, lagi nyo pong tutukan dyan. Ina-announce po namin yung mga ibang paano kayo manonood at paano pa makasali sa mga susunod na events. Meron din po tayo sa Philippines Finance Business Awards at syempre abangan nyo din yung Southeast Asia na susunod sa Winport. Uy, sa ibang bansa yon, sir? Hindi, dito sa dito lang. Kala sa ibang bansa. Mag-iimpake na sana si Kuya Jay. Sama ka sa amin, sir. Sama. Saan ba yan? Sa Winford Hotel. Basta masarap ulam. December 8 yan. Christmas yan, sir, ha? Happy, happy. Oy, sir, congratulations sa inyo and good luck sa mga achievers. At sana dumami pa kayo para naman mabigyan ng recognition yung mga karapat-dapat na tao na bigyan ng award, di ba? Tapos sir, alam mo na, excuse me po. Dito lang si Kuya Jay, ha? Baka may slot pa dyan, ha? Oo, alam mo naman, ang dami naming nagawa ni Yaya. Sige sir, ha? Standby ka lang dyan, sir, ha? Mamaya, magkakakwentuhan pa tayo. Pero teka lang, eto na. Teka, isama na rin natin. Sir, sama ka dito. May pag-uusapan tayo. Sige mga po. Latest sa mundo, sa daigdig ng mga marites. Tignan natin kung gaano ka showbiz tong si sir. Kasi alam mo, sir, isa sa yung susunod na segment natin dito, blind item. Yun! Sino yan? Handa ka na ba, sir? Handa ka na ba maging tayo? sabi ni Boy Karapatan yun. Eto, teka lang. Yaya, nasa rin kopya natin ng blind item.
Asan yung kopya natin ng blind item? Ito, ito. Nasa Facebook natin yung blind item. Sige. Sino ito? Ito na. Ako, ito na talaga inaabangan. Inaabangan ng mga marites natin. Nandiyan na sa tindahan. Nandiyan na sa labas ng mga bahay-bahay. Nagkukumpul-kumpulan na. Usap-usapan na kanya-kanyang pabida. Sir, ito, sabi sa akin ni Yaya kasi, may isang actor politician daw. Yan ha, si Sir talaga na. Nasabi pa natin sa intriga ngayon. No? May isang actor politician daw. Siyempre, actor politician, ilan-ilang na naman yan eh, no? May isang actor politician, may malaking bahay sa Manila. Malaki. Mansion. Diyan yan, sa may Makati. Di ba, Yaya, nakapunta na tayo doon. Binigyan pa tayo ng juice eh. No? So, walang... Di ba? May panulak pero walang pambara. Oh, binigyan kami ng juice. May malaking bahay din sa probinsya. Oh, yun ha. So may malaking bahay sa Manila. May malaking bahay sa probinsya. Siyempre, actor, politician eh. Politician to eh. Ang mamahal daw ng mga sasakyan. At meron din mga pet na mamahalin. Yaya, hindi lang basta-basta dog ha. Hindi lang anong dog show. Dog show. Iba yan, hindi lang dog show. Si Herlin Budol yun eh. Meron din mga pangmayaman na kotse. At ang sports niya, ang sports ni actor politician, pangmayaman din, golf. Nag-golf ka ba, sir? Hindi, hindi. Oo nga eh. Oo, wag doon, wag yun. Eto na, eto na. Kaso doon, so magandang mga gamit itong si actor politician. Pero eto na, nung nag-golf daw, eh lagi nag-golf eh. Maka nagpapagolf pa yata ito, Yaya, di ba? Oo, nagpapagolf. Nung nag-golf daw ito, eh, nate-turn off daw yung mga caddy sa kanya. Yung caddy yan yung mga umaalalay sa mga golfers eh. Di ba yun sir, no? Oo, yung mga caddy yan yung mga nagdadala ng mga golf, ang tawag doon? Basta yun yun. Yung mga golf na parapernalia. Sila yung mga nagbubuat. In short, medyo mahirap na trabaho yun. At hindi naman kumikita talaga. Walang regular na sweldo yun. Umaasa lang sa tip ng mga golfers. Sortihan eh, lang. Ganun yun, sir. Oo. Iniiwasan daw itong si actor politician ng mga kadi. Iniiwasan. Ayaw. Ayaw maging kadi niya. Alam mo kung bakit, sir? Bakit? Mamaya yun, mamaya sa usapang showbiz. Huwag ka masyadong marites, sir. Talaga, masyadong ka marites. Mamaya, mamaya, pag-usapan natin dyan sa usapang showbiz. Mamaya yan, ha? Teka lang, naputol yun natin, no? Mamaya, oo, teka lang, ha? Ayan, yan. Naputol, eh. Nag-enjoy tayo dun sa maritesan, eh. Ayan, ha? O, sir, mamaya abangan mo yung ating blind item para malaman mo kung sino ito. Kailangan malaman mo yan, sir, ha? Alam mo, mahirap kasi magtuloy-tuloy, eh, di ba? Yung trabaho natin, yung activity, pag nabibitin. Kaya malaman natin mamaya. O, mamaya, sa usapang showbiz, live na live. Live na live tayo mamaya ka-winner sa Facebook page ni Kuya Jay Machete. Sir Niro, maraming salamat. Thank ha. So maraming much. Salamat sa pagbisita. At maraming salamat sa presensya nyo ngayon. Looking forward sa inyong awards night and see you there. Punta kayo, punta kayo. Basta masarap ulam dun. Dala ko mga 20 kami ha. Parang ano, pinagpawisan si Sir. Maraming pala. Maraming salamat Sir Niro. See you. Okay, usapang showbiz, susunod na. Kuya Jay, you're the man. Walang tigil ang gulo sa akin.